Kinausapan ngang dalawin ni Doc RJ itong kanyang anak na si Annalyn sa loob ng Apex. Dito nga ay mababanggit ni Annalyn na ang kanyang ina at ang kanyang ama-amahan na si Carlos ay may planong magbakasyon. Ngunit siya ay hindi siya sumama kahit naniyaya siya ng kanyang nanay Lynette. Dahil bago lang umano siya sa Apex at kailangan na muna niyang mag-focus sa kanyang panibagong workplace. Naaalala ni RJ ang ginawa ni Carlos nung pumunta nga siya sa hotel kung saan nagstay nga itong si Annalyn at itong si Lynette galing nga sa hostage taking. Kaya naman sa kanyang pag-alala ay nagdala siya ng pagkain. Ngunit hindi ito kinatuwa ni Carlos at nagalit pa sa kanya at sinabihan nga na nagpapain palang umano at parang pumapapel sa kanyang asawang si Lynette. Bagay na ikinasama ng loob ni Lynette at ni RJ. Kaya naman napaalis ng di oras itong si RJ. Siya na nga ang nag-adjust dahil masyadong mataas ang temper nitong si Carlos nung mga panahong yun. Iyan naman sinabihan niya itong si Annalyn na mas maigi na sumama na lang siya sa naturang bakasyon nang sa ganun mapanatag ang kanyang kalooban dahil nga itong si Carlos ay naniniwala siya na nasa loob ang kulo nito at hindi siya sigurado kung anong mangyayari sa kanyang ina sa oras nga na si Carlos lang ang kasama nito. Iisip na rin si Annalyn kaya naman maiisipan na nga niyang sumama sa kanyang ina at nang maging ligtas ng ito lalo pat nakita niya ang bangkay ni Irene at nakakasigurado siya na may kinalaman si Carlos. Sa kabilang banda, naisip din ni Annalyn ang sinabi ni Madam Lutos na kilala niya itong si Carlos at naamoy niya, nakauri niya itong si Carlos at may tinatago itong masamang ugali. Kaya naman sinabihan siya ni Madam Lutos na kailangan nila mag-ingat mag-ina dito sa kanyang ama-amahang si Carlos. Bukod pa roon, naaalala rin ni Annalyn ang sinabi ng kanyang Lolo Pepe sa isang panaginip kung saan mag-ingat umano siya kay Carlos. Kaya naman, iyon nga ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang isip ni Annalyn at maisipan na nga lang nito na sumama sa bakasyon nila Carlos at nang makasiguro sa kalagayan ng kanyang ina. Lalo na nanganganib na nga itong si Lynette dahil unti-unti na nga niyang natutuklasan ang ginagawa ni Carlos lalo na nakita na nga niya ang CCTV footage kung saan kitang-kita nga roon kung anong tunay na nangyari dito kay Irene at sa oras nga na malaman ni Carlos iyon ay natitiyak kong maging nasa panganib ang buhay nga nitong si Lynette. Mga natuklasan nga nitong si Lynette ay kinakabahan siya ng husto lalo't nakita nga niya ang kakayahan ng kanyang asawa na pumatay ng tao. At hindi rin malayo na kapag nagkagipitan ay maging siya ay kaya rin itong patahimikin. Walang kaluluwa ang kanyang naging asawang si Carlos. Kaya naman minabuti niya na makausap nga itong si RJ at binala niya na sa oras na may masamang mangyari sa kanya, walang ibang sisisihin kundi ito lang si Carlos. Sinabi rin niya ang mga nakita niya sa CCTV footage at hindi muna niya ito pinaalam kay Carlos dahil alam niyang nasa panganib siya sa pag nalaman nga ni Carlos ang katotohanan na alam na Lynette ang totoong ginawa niya sa kanyang dating asawa. Kabilang banda, palihim namang tumutulong itong si Justin para lamang makuha ang simpatya nitong si Annalyn. Palihim nga niyang inimbestigahan itong si Irene sa kagustuhan na makatulong at malaman kung bakit ito nawawala. At dito nga'y matutuklasan nila na ito pa lang si Irene ay dating asawa ni Carlos na pinakasalan niya sa US. Dahil nga sa nagpakasal ulit si Carlos ay buhay pa nga ang kanyang unang asawang si Irene ay siyang magiging dahilan nga na ang kasal na ginawa ni Lynette at ni Carlos ay invalid. Kaya naman ito'y kanyang sasabihin sa kanyang pinsang si Annalyn na niloloko lang pala ni Carlos itong kanyang inang si Lynette at napakasinungaling niya. Hindi niya sinabi ang katotohanan na ito pala'y may dating asawa at ngayon nawawala